Di ba? Pero malinaw sa konstitusyon, pag naging pangulo ko ng bansa ay hindi ka na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo muli. Yun ang batas. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Pero hindi sinasabi na ikaw ay naging pangulo ng Republika ng Pilipinas, na ikaw ay tumakbong bilang vice president. Walang ganon na sinasabing batas. Isang panggagago yan na pinapakalat. Eh lalo na yung isang babaeng tatanga-tanga rin na ngayon ay senadora din. Anong sinasabi nito? Itong ungas na babaeng to? Dali ah, basahin ko lang yung sinasabi ni Senator Risa Honteveros. Ang sabi ni Risa, labag sa saligang batas, hindi pwedeng tatakbo BP si Duterte. Alam mo Risa, tama ang sinabi ng kasamahan mo eh. Ah, tama yung sinabi ni Romulo Makalintal. Ah, ano ang sinabi ni Romulo Makalintal? Walang paglabag kung tatakbo siya. Ha? Sabay sundot niya pa, di ba? Abugada ka ba? Hindi ka naman abugada eh. Abugada ka, Risa. Kaya tigilan mo yung nagmamarunong ka sa batas na hindi ka naman abugada. Punyeta ka. Di ba? Unang-una, ano ba yung naging kaso mo sa PhilHealth? Yung ninakaw mo ang kwarta ng mga miyembro ng PhilHealth na kung saan pinagpiestahan mo, kaya ka nga nagmukha kang tao ngayon eh. Diba? Tapos mag-aasta ka na ala-abugada. Hindi ka abugada, isa kang gaga na desperada. Diba? Ito naman, ito. Alam niyo po ito, mawalang galang na po ha. Patay ng tao eh. Diba? Pero kung kayo'y nagmamalasakit, kayong mga miyembro ng Liberal Party na nagmamalasakit kay Pinoy, o nagmamalasakit kay dating Pangulong Binigno Simeon Aquino III. Alam nyo anong pinaka-dabes nyong gawin? Total idol na idol nyo naman niya si Pinoy. Bakit hindi nyo samahan sa impyerno? Bakit hindi ninyo sundan sa impyerno? Diba? Patay na yung inyong idol. Patay na ang inyong founder na tanga rin. Diba? Samahan nyo sa impyerno nang magsama-sama lahat kayo. Alam nyo, hanggat mayroon kayong mga gago kayo na kontra sa pamahalaan, hindi mananahimik ang bansang Pilipinas hanggat may mga bugok na kagaya ninyo, hanggat may mga ulol na kagaya ninyo sa putang inang bansang ito. Samahan nyo si Pinoy doon sa hukay nang magkandamatay lahat kayo, mga puki ng ina ninyo. Ito ang sinasabi ni Alice. Ito. Galit sila kay Pangulong Duterte kasi di na sila makanakaw. Tama! Di ba? Hindi nyo kasi madiktahan yung mama. Hindi nyo madiktahan. Pero, sa sinasabi nyong palamura yung mama, ha? Ilang dekada nang nagkaroon ng utang si Lucio Tan sa pamahalaan. Ha? Ilang presidente na ang dumaan sa bansang ito? Nasingil ba si Lucio Tan? Ha? Walang nakasingil. Kung hindi, si Duterte lang ang nakapagpasingil sa kanya na para bayaran niya yung utang na bilyon peso sa ating kabanbayan. Tapos kumakaasta kayo, parang gusto niyo kayong matitino. Ah? Samantalang yung pulitang negosyante na pinakikinabangan ninyo tuwing eleksyon, hindi niyo masingil-singil. Samantalang si Digong, ayun, nagsalita lang yung mama, pag hindi mo binayaran ang mga utang mo sa gobyerno, ipasasara ko ang airport na yan nang hindi makaparado yung mga eroplano mo. O ayun, dinagbayad yung mama. Yan ba ang sinasabi niyong inutil? Ha? Tapos sasabihin ninyo, bawal tumakbo si Pangulong Duterte ngayon election bilang vice president? Ito nga ang challenge namin sa inyo. Di ba? Lalong-lalo na itong kutong lupang matandang ito na si Atty. Munsod. Diba? Bawal pala. Bakit hindi mo sinama sa konstitusyon? Diba? Ipinagmamalaki mo. Kaya ikaw ang isa ka sa gumawa ng batas na yan ng konstitusyon ng Pilipinas. Bakit hindi mo sinama ng malinaw na bawal tumakbo ang isang pangulo ng bansa sa pagka-vice president? Bakit hindi mo sinama na yan? Dapat sinadjust mo, isama nyo yan. Pag si Duterte ba tumakbo, bawal. Pero pagka-partido ninyo, pabor sa inyo na tumakbo. Walang bawal-bawal. Ganyan kayo kagago. Ganyan kayo kaulol.
Di ba? Ganyan kayo mga tanga. Mga syunga. Di ba? Ganyan kayo kapendeho. Mga bugok. Pag ang kapartido ng administrasyon ngayon, ayaw ninyo labag sa batas. Pero pag kayo, ano to, naglulukuhan tayo. Anak naman ng putya naman, oh. Tignan niyo yung kahibangan niyo yan. Hindi lang kayo ang butante ng bansang ito. Hindi lang kayo ang may karapatan magsalita. Di ba? Lahat tayo may karapatan. Kaya, hindi ba? Kaya nga nagkaroon ng demokrasyang pinagmamayabang ninyo. Di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng malayang pamamahayan. Di ba? Tapos gusto niyo kayo lang ang magsasalita? Di ba? Gaanong klase kayong mga inutil? Tang ina ninyo, samahan nyo si Pinoy. Total, naagnas na ata yung katawan nun. Huwag ganun. Yung sinasabi ninyong walang karapatan si Digong na tumakbong pagka-Vice President. Pag sinabi nyong ganyan ang salitang words na bawal tumakbo si Pangulong Duterte sa pagka-Vice President, ipakita ninyo yung aklat, yung libro na nakasaad na bawal tumakbo sa pagka-Vice President. Bakit takot-takot ba kayo kay Digong? Ah, bakit? Ano ba problema kay Pangulong Duterte kung tumakbo man siyang bilang Vice President? Ah, at yung anak niya ay si Sara ang tatakbong Pangulo. Ah, takot ba kayo? Ano kinakatakot ninyo? Hindi ba pag Vice President ka parang wala naman yan? Kung hindi ka mabibigyan ng pwesto ng Pangulo, wala kang silbi ang pagiging Vice President mo eh. Di ba? Hindi, yun ang totoo eh. Di ba? Ano kinakagalit nyo kay Pangulong Duterte kung tumakbo man niyang Vice President? Sa tingin ko naman, si Pangulong Duterte, nag-isip naman yan eh, bago magdeklara. Pero, kung siya'y tatakbo man bilang Pangulo, for me po, sa akin ha, sa akin, hindi ko ibuboto. Hindi ko siya ibuboto. Bakit? Naging Pangulo na siya ng bansa. Para sa akin, bigyan natin siya ng retirement na maayos at nakapag-enjoy man lang siya sa kanyang sarili. Di ba? Yun ang para sa akin. Ang yun ang pabor, ang yun ang sagot ko sa mga gustong magpatakbo kay Pangulong Duterte bilang vice. Pabayaan natin yung mga bata-bata diyan. Diyan naman sila Bongbong Marcos, di ba? Pwede naman diyan si Senator Bongo, di ba? Dito ang maganda rito sa mga DDS. Hindi porke ang isa ay gusto ni ganito, ay ganito ganyan, ay isang komento tayo. May kanya-kanya tayong komento. Hindi tayo yung tipo na kung ano ang ano sinasabi ng isang vlogger ay doon lahat tayo. Ito ang maganda rin sa mga DDS, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang opinion. Ako lang para sinasabi ko. Ang Vice President ko si Bongbong Marcos. Ang President ko si Sara Duterte. But pag hindi talaga tumakbo si Sara, anong meron naman diyan Bongbong si Bongo? Magbubunggo tayo. Basta't ang manalo, administrasyon, hindi ang dilawan. Kahit na sinong manalo dyan, wag lang dilawan. Wag lang yung mga tuta ng Liberal Party. Kasi alam niyo po, pag binigyan natin ng pagkakataon na makabalik ang mga putang inang yan, asahan niyo po, mas garapal ang pagnanakaw ang gagawin ng mga yan. Kasi 6 na taon silang hindi nakakurakot sa administrasyon na to. Kaya huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na muling magwalang hiya.